Oh, so guys, ito ha, pag-usapan natin ulit. I will try to explain to you kung ano talaga yung nangyayari behind the scenes. Alam nyo naman tayo, puro katotohanan lamang ang sinasabi natin. Of course, hindi ito diretsong masabi nung mga panig na involved. Kasi kasama nga sila eh, pero I will tell it to you straight kung ano ang ibig sabihin at ano talaga yung meaning behind dun sa mga salita na sinasabi nila. Kasi po, nagsalita si presidential candidate Bongbong Marcos. Sinabi po niya, hindi siya naglagay ng vice presidential candidate kasi inamin niya na nililigawan nila si President Duterte para maging VP niya. Napaka-brilliant strategy naman yung ginagawa ni BBM dyan. No? Pero ngayon, sinabi niya, nag-uusap sila ni Duterte, di ba, ni Digong. Eh, pero nung finield si Bongo bilang vice presidential candidate, ibig sabihin, hindi na si Digong. Open pa rin naman daw si Bongbong Marcos para kunin at makipag-partner dito kay Bongo kung papayag ang Pangulo. Yun. Ano ibig sabihin ito ngayon? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, alam ni Bongbong na merong mga plano sa kanya ngayong tumakbo siya na pagka-presidente, pero pinapakita niya na hindi ako, gusto ko united kami. Hindi, gusto ko magkakampi kami. Gusto ko magka-alyado pa rin kami. Pero behind the scenes, alam naman natin na walang balak pakawalan ni President Duterte yung Malacanang at pinaplano nila kung paano si Sara makakabalik dyan sa picture. Eh, ang nangyari, si Bongbong na yung unang nag-declare. Eh, kasi naka-atras pa si Sara eh. Meron tuloy akong rason para tumakbo para sa pagkapangulo. Eh, wala naman akong makakalaban sa admin. Wala naman sa admin ang nagdedeklara ng kandidatura for president. Si Sara, atras nga. Eh di ako na yun. So anong rason bakit hindi tayo magkaalyado? Anong rason bakit hindi tayo magkabate at magkaisa? Oh, yun ang parang ibig sabihin ni Bongbong. Parang sinasabi niya na Pangulong Duterte, tanggapin niyo na. Ako yung best shot para manalo ang admin ticket. Ako na yung unang nag-declare. Marami nang lumipat sa akin. O nasa akin na yung pumanig yung ilang DDS, 'di ba? Kumampinalan din kayo sa akin. O poprotektahan ko kayo. O, parang ganun siguro ibig sabihin. Kung ano man yang mga iyan sa inyo, ICC o kung ano man 'yan, 'di ba? Ako na bahala diyan. Magtiwala kayo sa akin. O, 'yun ngayon ang parang inaalok ni Bongbong Marcos dito sa mga Duterte, which is a brilliant strategy kung iisipin mo. Kasi nga naman, kung tirahin pa rin siya nitong mga Duterte na to, nitong mga kampo ni Pangulong Duterte, parang sila President Duterte yung magmumukhang ano. 'Di ba? Ito nga nakikipagbatingan, hindi nga ako nag-VP, gusto ko ikaw yung VP tapos aatakihin mo pa rin ako kasi gusto niyo si Sara, ayun yung bitawan yung Malacanang. Magkaalyado tayo eh, ganun. Kasi yun pa rin yung paniniwala nung mga fans nila, nung mga supporters nila. 'Di ba? Umaasa pa rin na pero sa totoo lang, hindi talaga planong bitawan. Nahawak niyo na, bibigay niyo pa sa ibang pamilya, 'di ba? Eh si Bongbong, hindi, bati tayo, aliado tayo, ganun. Ang galing ng strategy. O ngayon, ang tanong ngayon, Paano ngayon yan? Kapag si Sara ay nagdeklara na, kapag si Sara, mukha nila din pipigilan si Sara. Of course, yun ang susubukan gawin nila Bongbong, pipigilan si Sara. Simula nung nag-back out si Sara, marami nang lumipat, merong lumipat kay Bongbong, merong lumipat kay Isko. So, marami nang naglipatan away from Sara. Ang tanong, will it be enough para makabalik itong si Sara? Kaya bang brasuhin ng Malacanang para itong si Sara ay magka-comeback at lumaban muli dito kay Bongbong? Oh, so makikita ngayon natin kung ano ngayon ang mangyayari. Eh, tingin nyo ba, i-accept na lang ng Malacanang? Ganun-ganun na lang yon. Ang tagal-tagal namin pinaghirapan tapos bibigay lang namin sa'yo. Ay, sa akin, hindi ako naniniwala na basta-basta bibitawan na lang yan nila Pangulong Duterte at nila Bongo. Diba?
malaking awa yan, malaking gulo yan. And makikita natin, is, so far, si Bongbong is playing his cards right. Itong kaila Pangulong Duterte, nagkanda gulo-gulo. Hindi kasi sila mag-ayos ni Sara. Ipipilit kasi ni Pangulong Digong, itong si Bongo, si Sara mukhang ayaw naman. Naapektuhan tuloy yung kay Sara. Si Sara hindi mo naman maintindihan. Umatras din. Diba? Eh, siya na ngayon nangunguna sa survey nung nakaraang buwan. O hanggang ngayon sa Pulse Asia, doon pa rin siya. Kaso bumaba. Diba? So ano yung mangyayari dyan? Pero yun nga, ganun pa man, ang naririnig ko, maraming kaalyado itong si Sara na lumilipat na papunta sa PRP. Okay? Hindi lang yung si Evasco, yung dating NPA, ang nasa PRP. Pati yung mga ibang mga ran-sara-ran, naririnig ko na lumilipat na dyan sa PRP. Okay? So makikita natin kung ano yung magiging moves, ano yung magiging galawan in the next few days leading up sa Friday. Kung meron bang panggulat itong administrasyon, hindi bibitawan niya ni President Duterte. E kung sakali man, edi goodbye na Malacanang, goodbye na Kapangyarihan, 'di ba? Kasi ayun na, paglalaban-labanan na ni Bongbong, ni Isko o Dileni, kung sino man nanalo diyan, si Pacquiao o si Ping, 'di ba? Maniniwala kayo bibitawan niya ng mga Duterte? Hayaan niya kala Marcos? Hindi ako niniwala diyan. Magkakawasakan 'yan. Magkakawasakan muna bago 'yan. So, yun, tingnan natin ha. Pero, yun nga, magaling. Hindi siya nag-file ng vice president. Kasi nga, he is leaving the door open para sa... Parang mukha naman sa DDS nga. O, DDS, o, nakikipagbati ako. Tanam nyo, o, babati kami ni Pangulo. Sila lang may ayaw, o. O, di ba magkakampi kami laban sa Dilawan? Magkakampi kami laban sa oligarchs? O, ba't ayaw nyo makipagkampi sa akin? E, ba't gusto nyo, ano pa, nag-file na, una ako nag-file, eh. Ayaw naman ni Sara, eh, o. O, yun ang nangyayari ngayon dyan. So, abangan natin. Magiging magulo yan. O, dalawang tulog na lang naman eh. Makikita na natin lahat-lahat how it will all play out. Okay? So, yun guys. Thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Marami pang mangyayari. Ang daming balita eh. Ngayon na nagpapailan yung maraming senador, maraming gulat. Pag-usapan natin mamaya yung mga iba-ibang nag-file. Okay? So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Bye-bye guys.